pH naman is to the left na 136.506 kilonewton to the left. Okay, so ngayon, magputol-putol naman tayo. So, puto tayo ng member CDF. So, ito yung ating member CDF. So, C and D. Ang distance nito is 3 meters. Ito naman, 1.5 meters. So, this is F. This is 150. Okay? At ang load natin na 22.5 is nasa gitna. So, this is 22.5. So, ang distance niya from C is 2.25. Okay? So, ngayon, magkakaroon tayo ng internal reaction at C and D. Pagpalagay natin na ang ating DV is upward. Okay, assumption lang to. DV. And yung ating DH is to the okay, right. Ang ating CH naman is to the left. Ang ating CV is downward. Okay? So, dito sa member CDF, makukuha natin yung CV by taking summation of moment at D. Okay? So, summation of moment at D is equal to 0. Clockwise is positive. So, negative CV multiplied by 3 plus 150 multiplied by 1.5 minus 22.5 multiplied by 3 minus 2.25 is equal to 0. Therefore, ang ating CV is equal to positive 69.375 kilonewton. Since ang ating CV is positive, therefore, tama yung assumption natin na ang CV is downward. Okay? So, hindi natin kailangan pang lagyan ng direction ng ating CV kasi mamaya, pag pumunta tayo sa iba pang parts, yung ating CV is magiging namang upward. Okay? That is the axiom number 4 na action and reaction. Okay? Next, masum natin DV by summation of forces vertical is equal to 0. Upward is positive. So, DV, okay, minus 69.375 minus 22.5 minus 150 is equal to 0. Therefore, ang DV is equal to 241.875 kilonewton. Okay? So, meron na tayong CV and meron na rin tayong internal force at D na DV. Okay? So, di pa natin masolve ang DH and CH. So, proceed muna tayo at member ED. Dito natin drawing. So, at member DE. This is E and this is D. So, okay, meron pa tayong dito, weight. Ang weight natin is 16.771. So, sa D, ang ating D dito is upward, therefore dito magiging downward na 241.875. Next, ang DH natin is to the right, therefore dito nyan is magiging to the left. So, meron rin tayo itong EV and EH. Okay? So, ang location ng 16.771 is 1.5. And 1.5. At yung height nito is 1.5. Okay?